Isang malaking tagumpay. Ganyan inilarawan ni DOH Undersecretary Eric Tayag ang kanilang kampanyang Stop and Gain. Ang target ng kampanya, himukin ng mga naninigarilyo na itigil na ang nakagawi ang bisyo. Inilunsad nila ito noong nakarang taon. Kasangga ang Lung Center of the Philippines at Action on Smoking and Health o ASH Philippines. Your decision to quit smoking is truly commendable and we hope your stories will inspire a lot of Filipinos. Mula sa 1,100 na lumahok, tatlo ang napili sa pamamagitan ng raffle para makatanggap ng grand prize na tigli 5,000 piso. Isa sa mga nanalo ang taga Carmona, Cavite na si Jesus Samson. 17 taong gulang pa lang daw siya, naninigarilyo na. Natigil dahil sa nararamdamang masamang epekto at sa tulong ng programa. Hamon niya sa mga nagiyosi. Tigilan niyo na po ang paninigarilyo. Marami pong nakukuha sakit sa paninigarilyo katulad po ng cancer, stroke, at sakit sa baga. At isa pa po ay malaki po ang natitipid ko. Ang mga tobacco user na Pilipinong edad 15 pataas, nasa 15.1 million batay sa resulta ng 2021 Global Adult Tobacco Survey. Katumbas yan ng isa sa 5 individual. At ang average na ginagastos nila, halos 1,274 pesos kada buwan. Ayon sa survey, nakita ang pagbaba sa bilang ng mga naninigarilyo mula 2009 hanggang 2021. Hindi rin daw mas ligtas gamitin ang mga vape at electronic o e-cigarettes ayon sa mga eksperto. Ang mga nakikitang kemikal sa mga vape juice, pareho lang anila sa mga matatagpuan din sa mga sigarilyo. Yung vape na liquid, yung mga juice, no? It comes into contact doon sa mga heating elements, no? Yung mga wiring, nagkakos ho yan ng paggawa ng iba pang mga chemical. Yung mga chemical na yun po ay mga cancer-causing agents. Nababahala rin ang DOH at mga eksperto sa paggamit ng vape ng mga minor de edad. 14% o isa sa bawat 7 edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng e-cigarettes ayon sa 2019 Global Youth Tobacco Survey. Sa parehong age group, higit doble ang bilang ng mga gumagamit ng e-cigarette noong 2019 kumpara noong 2015. Siyempre po ang paggamit ng vape, may nicotine po yan. Naapektuhan po ang brain development ng ating mga anak. Para sa GM Integrated News, ako si Oscar Oydang, inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.